Nataraka niya. Hindi naghanda. Hindi pa yan naghanda. Wala pang paghanda, sabi ninyo. Kayo lang naman ang nagsabi na walang paghanda yung ating Pangulong Bongbong. Tingnan naman ninyo kung magkano inabot yung damages. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabay-sabay mga kababayan, yung mga haters ng ating Pangulong Bongbong, mga DDS man lang, kukunti man lang sila, paubos na kasi na turn off yung karamihan sa ating mga mamamayang Filipino sa kanilang mga leaders. Ngayon, ginagamit itong calamity, itong tumama sa ating Christine mga kababayan, bagyong Christine, yung grabing mga pagbaha, para pasamain yung ating Pangulong Bongbong. Basagin natin ngayon mga kababayan, yung kanilang mga propaganda, mabilis silang magreklamo, mabilis bumatikos, pero mahina sa pagtulong. Ikaramihan nga po na sige komentaryo dito sa social media, sa Facebook, wala man na itulong, kahit piso. Pati si Elrey Villafuerte, namigay ng pera sa gitna ng baha, galit sila, nakikinood lang kayo. Buti nga namigay ng pera. Di ba? Marami nang namimigay ng in-kind donations, mga pagkain, yung DSWD, yung angat buhay ni Lenny Robredo, na kahit wala sa posisyon, tumutulong. Yung nasa posisyon, si Inday, nasa kasalan. Ngayon, may plano na filean mga kababayan ng plunder. Buti nga, kasi nilunok yung confidential funds mo. 11 days. Mamaya, ibigay ko po sa inyo yung ano, yung istorya. Tapos, gayong araw na to, mga kababayan, pag-usapan din natin. Sabi, expected na mag-face-off. Face-off daw ni Digong sa kanila La Dilima. Buti kong pumunta doon. Ikong absent na naman at gumawa ng dahilan. Ayan po, Duterte Dilima to face off at Senate inquiry into alleged EG case during previous admins war on drugs. Aber nga, abangan natin kung pupunta si Digong. Kung pumunta si Digong, di, wow. Tingnan natin kung hindi siya mabulol. Pag hindi siya binalatan mga kababayan ni Laila Dilima, malayo po sa IQ, mga kababayan. Si Dilima po, magaling na abogada. Si Digong po, 75-75. But before ko mga kababayan, ibigay sa inyo yung mga kwentong yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad na bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito, Eye Glow Serum mga kababayan, whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Nengsha Red Mix Fruit Drink, gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga ano, online selling po siya. Oh. Si Madam Eileen Rosales.
Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating mga topics. But before that, ibigay ko muna sa inyo yung update galing po sa PAGASA. Kasi parts of Bicol po, under typhoon signal number 1 na po, ng bagyong si Leon. After Christine, si Leon naman po. Hindi pa tayo nakaka-recover. May panibagong banta na naman po sa atin. Kailangang makapaganda tayo mga kababayan. So ito po yung report galing sa PAGASA DOST. Magandang umaga, narito ang update sa binabantayang Bagyong Leon. Kasalukuyan nanatili sa East Philippine Sea ang Bagyong Leon. As of 4 o'clock ng madaling araw, ang layo ng gitna ng Bagyong Leon ay nasa 840 kilometers silangan ng Central Luzon. Napanatili ang lakas na hangin malapit sa gitna nito na umabot sa 85 kilometers per hour, samantala ang pagbugso ng hangin ay umabot sa 105 kilometers per hour. Inasap pa rin natin na ito'y kikilos pangaluran o papalapit sa Northern Luzon. Pero bumagal ang pagkilos nito. Ngayon, inaasahan natin na ito'y ang kanyang pagtagpo ay nasa 10 kilometers per hour. Nanatili pa rin nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa eastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela, at northeastern portion ng Catalanes. Base sa ating forecast track, posibleng lalapit sa Batanes area pagdating ng Miyerkules at sa Huwebes. Sa araw ng Biyernes, maaaring mag-landfall ang gitna o sentro ng Bagyong Leon sa Taiwan. Inaasahan pa rin natin na ito'y lalakas ang Bagyong Leon dahil nanatili itong dahil nasa dagat ang Bagyong Leon. Maaaring ngayong hapon ay lalakas ito at magiging severe tropical storm category. Ngayong araw, may inaasahan na pabangisa-misa o pagbukso ng malalakas na hangin sa Batangas, ganun din sa malaking bahagi ng Maropa, malaking bahagi ng Bicol Region, buong Visayas, malaking bahagi ng Northern Mindanao, at malaking bahagi ng Caraga Region. Kasalukuyan, itong extension area ng bagyo o tinatawag nating trough ay umaabot o naapektuhan ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon, buong Visayas at Mindanao. Dahil dito, makakaasa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa mga nabanggit na lugar. Sa ngayon, wala po tayo nakikitang matitindi o malalakas na pag-ulan. Pero paalala, maging update po tayo sa aming pinapalabas na weather update, lalo na po ang weather advisory patungkol sa mga pag-ulan, dulot ng pagyo. Sa ating lagay ng ating babaeng dagat, aabot ng halos 5 metro ang buong seaboard ng Batanes. Samantalang 4 na metro ang taas ng alon sa seaboard ng Babuyan Islands at Isabela. At ganun din sa eastern seaboard ng mainland Cagayan. Aabot ng 3 metro ang taas ng alon sa buong seaboard ng Northern Aurora at Camarillo Norte. Nalabing bahagi ng seaboard ng mainland Cagayan, northern at eastern seaboard ng Punilo Island, Camarines Sur at Catalanes. Northeastern seaboard din ng Northern Samar at Eastern Samar na kusa inaasahan pa rin ang taas ng alon ay aabot ng 3 metro. Kaya paalala sa mga kababayan po natin na huwag munang pumalaot sa mga nabanggit na lugar, lalo na ang gumagamit ng maniliit na sasakyang pandagat. Yan po ang ating update sa ating binabantayang Bagyong Leon. Magandang umaga at mag-ingat po tayo. So yun po yung reminder natin. Tulad ng reminder ng PAGASA, kailangan advance yung ating paganda. Anyway, coordinated siya sa ating Office of the Civil Defense sa NDRRMC at sa mga
provincial ano disaster officials up to the barangay. At mga kababayan, alam na nila yung kanilang gagawin. Kasi may training na sila. Matagal na. Simula pa nang mabuo yung NDRRMC. Ngayon, to give you an update kung ano ang ginagawa ng ating gobyerno, doon po sa Camarinesur, mismo nang yung presidential chopper ang ginagamit para sa relief operations. Ito yung shinare sa atin ng Radyo Pilipinas. Albay, dumating na sa Camarinesur ang presidential choppers na nag-atid ng relief goods sa ilang malayo at liblib na lugar na naapektuhan ng pananalasa ng bagyo. Christine, alinsunod ito sa direktiba at pangako ni President Bongbong Marcos na makapagpaabot ng tulong sa mga nasalanta sa lalawigan. May mga lugar kasi po na hindi maabot ng sasakyan kasi flooded pa po. Kaya helicopter talaga yung kailangan. Ito yung presidential chopper na ikinagalit ni Inday kasi gusto niya sana mga kababayan na gamitin personal. Atid sundo sa kanya padabaw kasi gusto niya uwi-uwi lang siya. Ganon mga kababayan si Bratinela. Yan mismo yung kwento niya kasi gusto na daw niya na kasama niya lagi yung kanyang mga anak. Yun pala, maliliit pa yung ano mo, mga anak mo. Dinala mo na lang sana sa Maynila. Nilipat mo na lang sana yung pag-eskwela ng mga anak mo. Or kung hindi, wala ka bang ano, allowance? Transportation allowance sa Office of the Vice President para pwede ka naman mag-iroplano. Di ba? Kaya lang, ang kailangan mong iroplano niyan, isang dalawang iroplano. Kasi 400 yung mga kasama mong security. O di ba? Dalawang iroplano. O ito po, mga kababayan. Yung presidential chopper. O di ba? Yan po. Ganyan yung ating Pangulo. Never yan na ginawa, mga kababayan, ng mga previous administrations. Yung presidential chopper po, kanila lang. Di ba? So, the other day, kahapon, yung C-130 po, ng ating armed forces, yun ang ginamit na pangarga, ginamit na kargahan ng mga relief para mabilis other than yung mga truckloads ng mga relief na pinadala ng ating Pangulong Bongbong. O ngayon, doon sa mga DDS na walang tigil po sa paninira sa relief operations ng ating gobyerno, kasi walang ibang magaling sa kanila, kundi si Digong. At yung hanap ng hanap po ng flood control projects dito sa Bicol na amounting to billions para matigil kayo sa inyong mga pinagsasabi. O ito, ipakita ko po sa inyo kung alin yung may pinakamalaking flood control project at saka may pinakang malaking allocation ng pondo. So, i-compare natin mga kababayan ang pondo ng isang distrito sa pondo ng buong region ng Bicol kung alin yung malaki. O ito sa, para sa mga hanap ng hanap, nasaan nga ba ang pinakamalaking flood control projects ng Pilipinas? Bicol Region versus Davao City. Sa buong Bicol Region, mga kababayan, yung allocation sa for 3 years, 24.096 billion pesos man lang. In 3 years from 2022 to 2024. Noong 2022, ang budget dito is 14.422 billion pesos. 2023, 9.659 billion pesos. Ngayong 2024, 14.578 million pesos. Ang naghati-hati, 17 district congressmen. Ang sakop na distrito, 17 district, tatlong mga gobernador. Yung sa party list naman, 150 million budget lang ng party list. Ikumpara po naman natin sa budget ni Pulong na nag-iisang distrito lang sa Davao City. Yung distrito lang niya po, ang allocation po in 3 years from 2019 to 2022, 52 billion pesos. Noong 2022,
Oh, noong 2020, 13.745 billion. Noong 2021, 25 billion na tumataginting. Noong 2022, 13.04 billion pesos. Yan ang budget na inubos sa distrito ni Pulong Duterte, mga kababayan. Napakaliit na distrito as compared ninyo sa buong region ng Bicol. Hindi nga po mga lahati, yung sa buong Bicol region, 24 lang. Kay Pulong, 52 billion. Tanong, bakit binabaha pa rin ang Davao? Saan dinala? Bakit hindi ninyo hinahanap, mga DDS? Saan dinala ni Pulong ang 52 billion pesos na pork barrel niya? At ano ang nangyari sa 11,340 na flood control projects ni Digong in 6 years? Natunaw na po ba yon? Nabaha na rin po? Nadurog na, naanod na ng mga baha? Bakit hindi man lang maramdaman ang buong Pilipinas? Yan ang tanong natin. Kasi hanap kayo ng hanap ng diferensya. E di compare natin, mga kababayan, yung inubos na pondo ng mga Duterte at saka ngayong present administration. Napakalinaw po. Tamimi kayo ngayon. Siyempre, gagawin ninyo. Mananahimik kayo ng pansamantala. Then afterwards, aatake na naman kayo. Ganun ang mga ugali ninyo. O ngayon, nataraka daw yung ating administrasyon. Inutil daw, weak leader, may na yung response. At ang daming namatay at nadistroso ng bagyong si Christine. I-compare natin. Tingnan natin sa history ng mga bagyo. I-compare natin ang present administration sa past administrations, including Digong. Yan ang malinaw po na data. Nagbubulag-bulagan po kayo. Panahon ni President Noynoy Aquino, panahon ng Yolanda 2013, ang damage po umabot sa 76,464,091,764 in 98 centavos. Yan ang damages. Ang losses po umabot sa 42,729,096,725 in 90 centavos. Ang mga nangamatay umabot sa 6,300. Panahon ng Undoy, 2009, panahon ni GMA. Ang damages po umabot sa 68,228,400,000 pesos. Ang losses po umabot sa 137,770,300,000 pesos. Ang mga namatay, 464. Panahon ni Digong, 2021, Odette. Ang damages, mga kababayan, 203,976,136,921.75 centavos. Ang losses niya, 55,068,632,574.69 centavos. Ang mga nangamatay, 406. Panahon ng tinatawag ninyo na weak leader, nataraka niya, hindi naghanda. Hindi pa yan naghanda. Wala pang paghanda, sabi ninyo. Kayo lang naman ang nagsabi na walang paghanda yung ating Pangulong Bongbong. Tingnan naman ninyo kung magkano inabot yung damages. Ayan po, Christine, 2004 at 2024. Initial data, damages, 855,130,698 pesos and 30 centavos. Hindi pa umabot ng 1 billion. 825 million. Ang losses niya, 690,390,397,589. 1 billion pa lang, 1.6 billion pa lang. I-compare mo kay Digong, 55 billion ang losses. Ang damages, million pa lang, 825 million. Kay Digong, 203 billion. Ilan yung fatalities?
yung mga nangamatay, 90. Ngayon po, sa update, nasa 100 na daw. At sigurado na po, hindi siya aabot ng 150 or 200. So hindi mga lahati. 1/4 lang mga kababayan. Yung mga nangamatay as compared kay Digong. Nasabi ko sa inyo, ang pinakamalakas na calamity na tumama sa atin po, yung war on drugs ni Digong, 20,000. Mas matindi pa po. 20,000 plus. Sabi nga ng iba, umabot sa 30,000. Mas matindi pa po kaysa sa pinakang malakas na bagyo sa mundo. Yung Yolanda po, 6,300 lang yung namatay. Sa war on drugs ni Digong, 20,000 plus. You see? Kaya nga ngayon, tingnan natin kung haharap siya sa investigation ng Senado. Sabi ng iba, ang pinagkakaabalahan ng Senado, investigation laban sa AGK. E sino ba yung promotor ng investigation yan? Kung hindi si Bongo at saka si Bato? Yung war on drugs, investigation ng Congress, suspended po. Kasi sabi po ni Speaker Martin, wag na muna niya para may time kayo na tumulong sa inyong mga distrito, yung mga congressmen. Sinuspend po nila. Pero yung Senado na gustong magkaroon ng parallel investigation in aid of Digong, ipinagpatuloy yung investigation ngayon. You see? Tapos, sasabihin ng mga DDS, walang tigil sa politika, isa gitna ng calamity. Ikayo yung walang tigil sa politika, ang pasimuno ng Senate investigation, si Bongo at saka si Bato. Iniintay nga namin si Bongo at si Bato na bumisita man lang po dito. Yung mga senador po, tahimik. Ang nakita natin na tumulong, si Tolfo pa lang, mga kababayan. Yung Tolfo brothers, the rest po tahimik. You see? Nauna pa kami, ako pribado, nauna pa kaming tumulong, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, yung aming relief operation the other day. Nagpamudmud kami ng 26,000, kahit maliit po. Medyo maputit yung kalsada. Sa mga biktima ng baha, ito po, mga kababayan, yung relief namin. Na baha kayo dito? Opo, nabaha. Okay. Ilang kilometers ito galing sa galing sa sentro ng UAS? Parang malayo? Malayo. Mga 4 kilometers? Dito sa taba-taba at saka yung sa Sapa. So pati pala kayo, tinamaan dito? Opo. Ilang families kayong mga tinamaan dito? Ng... Oo. So yung Kiwanis po, may dalang mga relief. Yan, mga in-kind. Kami naman po, ako yung taga-radyo. Yung dati, si Dante Maravillas po ako. Kaya lang, retire na ako ngayon. Kami naman po, sa Colossal Fitness Team and sa Bullseye News on the go, sa YouTube channel na po ako, mamimigay kami ng pera sa inyo. Tigpa 500. Okay lang ba sa inyo, mamigay ako ng pera? Ah? Kung hindi kayo pumalakpak, baka hindi ko ituloy. May pambili. Actually, ayan, yung nag-decide po na mamigay ng pera, yung misis ko, asa na yun? Yan po. Ayan po ang aking yung aking misis. Siya yung aking misis. Ayan. So, okay sa inyo. Ang purpose namin po na mamigay ng pera, para kasi alam naman namin na hindi lahat pagkain yung kailangan ninyo. Baka kailangan ninyong pambili ng diaper ni Lola. Pambili ng gamot para sa maintenance. Pambili ng gamot. Opo. Ayan. So, yun ang rason. Yung iba siguro gatas. Hindi naman kasi lahat pagkain yung kailangan ninyo. Pamasahe siguro papuntang aming MS. Ano pa? Ito ang aming MS. Nakakasipag. Anong MS? MSW. Ano pangalan ninyo, ma'am? Hazel po. Kayo na-assign rito. MSWDO sa buong UAS. Ayan. So maraming salamat sa pag-asikaso. Thank you din po for choosing UAS. Opo. So nandito yung Kiwanis at saka kami po sa Colossal Fitness Gym.
para mamigay ng tulong. In-kind and cash donation para sa inyo. Ang importante kasi safe kayo po. Apo, apo. So yun mga kababayan. Huwag kalimutan yung 500 na sayang yan. I-Jollibee ko yan pag hindi mo yan ginawa. Yan po. Amen. Last 500. Lola, 500 po. Yan. Yan po. Yan po. Last 500. Yan, documentation po. Yan, 500. Ito na po. Last 500. Yun. Yan po. Mabilis kasi po eh. Then, last 500. Next. Last 500. Yan. Ito. Next. Yung 500 po. Yan. Next. Ah, 500. Lahat siya. Kompleto siya mga kababayan. Yan. Ang dami. Ito. Next. Ayan. Yung 500 mo po, Mrs. Ay, friend. Yan. 1, 2, 3. May picture po. Ay, kahit. Yan. 1, 2, 3. Kamu ko lang natulong. 1, 2, 3. Ayan. Okay. Yan. Ayan, 500. Ah. Ayan po, 500. Ayan. Yun. Next, 500, Mrs. Huwag kalimutan yung 500. Yun. Mapera tong si ano? Si architect siya at itong babaeng ito. Si, ano pangalan mo po? Namimigay ng pera. Maraming salamat, Kiwanis po. Operation Tulong Gikol. Nagipag-partner po kami para madali na lang. Madali yung pag-organize. Ayan po. Mrs., yung 500. Ayan. O, huwag kalimutan yung 500. Sayang yan. Pang Jollibee. Yun. Ayan po. Tinapay, bigas, container, chinelas, yan po, ang daming tao. Tapos ito yung mga chinilas, mga kababayan. Yan, 500. Ayun. Ginawang ano? Ginawang electric fan ni Mrs. yung ano? Ginawang abaniko. Pamaypa yung pera. Matindi talaga itong asawa ko. Mrs., yung pamaypay niya yun. Pamaypay po ninyo, 500. Thank you so much po. Thank you. Buhay naman o, Mrs. Buhay naman o. Buhay. Masaya. O, gawin mong pamaypay, mami, yung pera para dumami pa yan. Talong. Yan ang aking asawa. Grabe po. O, ito si Mai. Mai. Yung pera, yung pera, Mrs. Yung pera. Diyos ang magbalo sa indo. Ano sabi mo pa? Diyos ang magbalo sa indo. Ayan, Diyos lang po daw ang ano, ang mag-bless sa amin. Yan po. So, bakit pera po yung aming pinamimigay? O, pinaliwanag na natin. Hindi lahat ang pangangailangan po ng ano, pagkain lang. Sabi ko nga po, baka nga yung pagkain mabulok lang. Di ba? May pangangailangan din sila, medicine. Ang medicine po, hindi man na pwede tayo ang bumili ng medicine kasi may resita yan. Binigyan mo ng medicine, di man pala sa resita. Di ba? Matuwa na lang kayo sa mga namimigay. Yung mga binigyan nga po, tulad ni Congressman Eldrey Villafuerte ng Camarinesur, talagang binash ng mga wala man ngang naitulong kahit piso. Ang galing lang ninyo manguminto. Ang bilis ninyo na manguminto. Dapat kung gaano kayo kabilis mangumintaryo, ganun din kayo kabilis tumulong. Ang problema po ni piso,
Wala man kayong contribution po sa relief. At saka yung mga binigyan nga po, tuwa-tuwa, tuwang-tuwa, kahit sa gitna ng baha. Ayan o. Alam nyo po, yung ready-to-eat foods at ready-to-drink, pwede po magluto at i-repack, then ipamahagi po. Sabi ng nangumento, sigurado naman po na yung ibang mga kasama ni Congressman El Rey Villafuerte, mga food packs, pagkain, ang dinidistribute. Pero siya, pinili niya, mga kababayan, na cash. Tama naman yung paliwanag dito ni, ano, ni El Rey. So, sabi ni El Rey, sabi raw, bakit cash? E sige po, baliktarin ko, magbigay ka ng relief bigas. Wala naman po silang panloto. Nasa gitna sila ng tubig. Walang gasol and all. So yung pera, at least may pambili nila yun ng gasol. Paghupa ng baha. Di po ba? Isip-isip naman po. Ang problema, kung sino pa yung nakinood lang ni piso, wala man lang kayong naitulong. Ang bilis-bilis ninyong mangumento, mag-criticize, magbatiko sa social media. Mayaya naman kayo sa sarili ninyo, mga haters. Tumulong na lang kayo. Kung wala kayong maitulong kasi masasama ang ugali ninyo, sarili lang ninyo yung iniisip ninyo, baka pwedeng manahimik muna kayo sa gitna ng calamity. Batikos kayong batikos, wala man kayong naitulong. Tama po? Sasabihin ng iba, dapat anya lunch pack. Di ano pang ginagawa ninyo? Magluto na kayo. Bili kayo ng lunch pack at i-distribute doon sa mga nagugutom. Daldal kayo ng daldal. Nakaupo lang kayo sa harap ng computer ninyo. Nandyan lang kayo sa bahay ninyo. Nakaupo, hawak yung cellphone. Facebook ng Facebook. At criticize kayo ng criticize. Wala mang kayong pakinabang. Ganun talaga niya, Mr. Maravillas, yung mga tao na wala mang pakinabang. Mas mabilis sila na magbatikos at saka magreklamo. Yung tinutulungan nga po, tumatanggap ng pira, ng pera po, tuwang-tuwa, walang reklamo, tapos kayo, marami kayong sinasabi. Tigilan kasi ninyo ang inggit sa katawan. Nainggit lang kayo doon kay El Rey Villafuerte kasi maraming perang pinamimigay. At malamang yung kalaban niya sa politika at mga supporters, hindi na kasi matalo-talo. Yung mga Villafuerte po, panahon pa ng ni Apolacay Marcos, sila na yung gobernador, congressman, buong family. Yung mga kalaban nila sa politika, mga kababayan, nangaubos na, nangamatay na nga po yung iba. Hindi mapalitan yung mga Villafuerte. Sila yung gusto ng mga taga-Kamsur. Anong magagawa ninyo? O ngayon, dito tayo, mga kababayan, sa iba pang kwento. O ito ang dapat binabatikos ninyo. Kaya lang siyempre, leader ninyo ito eh. Yung pera ng bayan, nilunok. 112.5 million plunder case versus Sara. Sabi dito sa Impact Leadership, inihanda na po. Sabi ni House Senior Deputy Speaker in Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. that the House Committee on Good Government anya and Public Accountability may recommend a plunder case laban po kay Inday. If she fails to account for 112.5 million pesos in confidential funds that were incassed as cash advances by one of the close aides during the tenure, her tenure bilang secretary ng DepEd. Sa kanyang statement po kahapon, Gonzales pressed for clarity regarding the questionable disbursement ng confidential fund na uncovered, mga kababayan, during the committee hearing noong October 17. Yung pera were withdrawn through 3 separate checks, each worth 37.5 million pesos, issued to DepEd Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda during the first 3 quarters noong 2023. Gonzales emphasized the need for accountability, asserting that the money belongs to the public and must be used properly. He warned that if the Vice President cannot provide
a clear explanation of how the funds were utilized, the committee may pursue legal actions, including a plunder case, to protect public interest. Plunder po, pandarambong, large-scale na pagnanakaw, mga kababayan, sa kaba ng bayan. You just imagine, mga kababayan. Yung 16 million na confidential fund ni Inday, parte ng 150 million yata nga yon. Parte siya itong 112 million. Yung 16 million lang, ginastos ni Inday in 11 days sa pagrerenta ng safe house. Yung safe house, ang amount ng rent, 45,000 per night or per day. Yung iba, mga kababayan, umabot sa 250,000 per day. Kasi 4 days yung iba, 1 million yung naka-charge. Ang pinakang mahal na resort, mga kababayan, sa Boracay, 25,000 lang po. Pero yung safe house na nirintahan ni Inday, 47 to 250,000 per day. Anong klaseng safe house po yung ginamit ni Inday? Baka nasa 5-star hotel sa Amerika or sa Germany, sa Europe. Ganun katindi. At yung ginastos, mga kababayan, para sa youth summit, 15 million, hindi malaman kung saan napunta. Kasi po, habang chinard sa confidential funds ni Inday po, yung 15 million, hindi man po pala natanggap ng armed forces. Kasi yung ginastos ng armed forces sa youth summit po, youth leader summit, galing sa pondo nila at saka sa LGU. Yun ang nadiskubre, mga kababayan, sa hearing. Nilaglag si Inday ng armed forces. Yun ang hanapin ninyo. Pero itong isyung ito, ini-ignore lang ng mga DDS. Ang tutok nila doon sa flood control ng ating Pangulong Bongbong. E ngayon, sa ating presentation, hindi nga mga lahati dito sa Bicol. 24 billion lang. 6 provinces ang Bicol. As compared sa 52 billion ni Pulong, 1 district lang siya. Inubos in 3 years. Ang tanong, sino ngayon ang masiba sa pundo? Masiba sa pera? Kaya kayo galit na galit kasi hindi kayo uubra sa mga propaganda po ninyo. Yan po, malinaw. 52 billion. Yung buong Bicol, 17 district as compared to 1 district lang ni Pulong. 24 billion lang. Buong Bicol na po, mga kababayan. At nag-ati-ati yung mga congressmen. 17 congressmen, mga kababayan. Huwag kami mga DDS. O ngayon, dito tayo sa investigation ng Senado sa War on Drugs na isinisisi na naman po sa Marcos Administration. Ito po ang investigation na to, hindi ang Marcos Administration na nag-initiate. Si Bongo ang nag-initiate. Siya yung nag-file ng resolusyon at saka si Bato. Kaya lang hindi ibinigay sa kanila. Alangan man, sila yung involved dito na iniimbestigan. Tapos, imbestiga nila yung kanilang sarili. Si Coco Pimentel, mga kababayan, yung mangunguna sa investigation. Ngayon, intayin natin maya-maya kung dadalo si Digong. Ayan po. Mag-aarap daw, face-to-face. Tingnan natin kung haharapin sino talaga ang totoong maisog. Isang Bicolana na babae o isang pinangangalandakan na siya maisog, matapang na dating Pangulo. Sabi dito, the Senate Blue Ribbon Subcommittee led by Senate Minority Leader Coco Pimentel will hear testimonies from key figures and families of alleged victims. The anticipated face-off between Duterte and Dilima is significant. Astounded sa critic of Duterte, condemned his merciless drug crackdown and was widely viewed as a political casualty of his administration's drug war. The hearing will also include testimonies from others involved in the anti-drug operations including retired Police Colonel Royina Garma, former National Police Commission NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo, and alleged drug personality Kerwin Espinosa. Senator Bato,
De La Rosa confirmed that Duterte will attend the proceedings. The Senate's investigation follows a similar House inquiry where Duterte was notably absent on October 22, reportedly due to health issues, as stated by his legal counsel, Martin Delgado III. Government records indicate that around 6,200 suspects were killed in anti-drug police operations between June 2016 and November 2021. However, human rights groups estimate the true toll could be as high as 30,000 due to unreported killings. Mas marami pa. Iyon ang pinakang matindi na bagyo, mga kababayan, yung tukhang, bagyong tukhang AGK. Close to 30,000 po. Yung pinakamalakas na bagyo, si Bagyong Yolanda po, 6,300 lang. You see? Ngayon, sabi po ni Pantaleon Alvarez, kung guilty niya, ang tingin nila, guilty si Digong, guilty lang din niya yung Kongreso. Kasi, yung Kongres niya yung nag-approve ng budget. Sinopalpal po ni ano? Sinopalpal po ni Congressman Dan Fernandez. Sabi po ni Dan Fernandez, no cash to kill. There is no line item budget for murder. Wala pong pondo para pumatay ng walang kalaban-labang mga tao. Congress provided the necessary resources to fight the drug menace, not to fund a cash reward system that could encourage the killing of individuals without due process. Basag agad po si Alvarez. You see? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matawa sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan, ha? Mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga taga, ano, mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapait po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasokasoan. Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.